Jane De Leon, mahilig pala daw magluto. At ang galing daw nito, sabi ni L.A. Santos, dahil lagi daw sila nitong nilulutuan sa hotel. Jane De Leon, L.A. Santos at Mac Manikad, muli na namang magkasama para puntahan ang dalawang sikat na restaurant sa Marikina. In-interview nila ang mga may-ari nito. At syempre, para tikman ang mga bestsellers nila. Napakagaling din daw magluto ni Jane. Saksi talaga niyan si L.A. Santos. Minsan din daw nagugulat sila. Bakit daw ang daming sugat sa mga braso ni Jane? Akala daw nila nakikipaglaban. Napaso lang pala ito sa pagluluto. Oh no! Sugat-sugat si Jane. Akala namin nakipaglaban. Napaso lang pala. Na nagluluto. Akala ko si Gordon Ramsay. Jane lang pala. Kamilang. Bango! Bango, grabe. Naintindihan niyo ba ako? Joke lang. Ang lapit ko. Si Mac na daw bahala sa ano, kakain. Ako makapro. Ano ba? Good for? One for single. Magkano po benta ng ganito? Para sa mga single daw dyan guys. Para sa mga single. Kitang kita si Mac Manigat. Naglalaway na po. Ano sila dati? Ayo, fried garlic. So kailangan natin mag-drops. Big loves ka? Pinat-home na ako dito. Meron po ko. Isang ano lang. Lahat sila? Yeah. Pero pag mga ganyan, pwede magpadagdag. Fried garlic lang po siya. Spray onion. Bagong onion yun natin. Spray onion. Spray ba yan? Magtaka mo nga ng isang ano gamit. Ang pinakamalaking katalanan ng pagkakayanan ng bumulo pero wala akong ginawa. Okay. Oh, habang nag-ano ka. Support yan. Moist, no? Wow, ginandahan yung ano. Okay. Okay na. Yes! Yun, oh! Success! Tikima na, everyone! Wow! Made by Darna. Yun, oh! Clap siya! Ito yung pansip na hindi mo kailangan ng kalamansi. Si malasa. Malasa. Ayan guys. Ay! Okay, yung pansip. Ayan. Huh? Kayo mga vloggers. Ano siya? Siksik siya ng mga laman. Kaya mas masarap to si ano eh. Si Darna kasi gumawa. Pero kasi ang pagkanto sa Chami, meron silang secret ingredients. Kasi nalang talaga makakaalam kung bakit sumunod sa mga pansip. Pancit longganisa. Pancit longganisa. Tapos tayo sa pancit longganisa. Dito naman tayo siya. Pancit palaban. Dito tayo sa palaban. Ay! Bata na huyo. Bata. Barbie. Barbie. Ito naman ang last na pinuntahan nilang restaurant. Sobrang dami ng pwedeng pagpipilian. At excited na ang tatlo para tikman ang mga ito. Sobrang nagustuhan nila ang mga pagkain. Napakalaki kasi ng burger nila. Tapos sinubukan din nila ang pasta nila. Naalala tuloy ni Jane, si Janella. Kasi masarap daw itong magluto ng pasta.
ko yung foil. Ayun, fairness. Hot sauce ketchup. Sarap yung mga veggies, fresh. Ayun, may sauce, oh. May ketchup. Pati ano siya? Hindi tinipid. Pinagay yung isang gantong burger. Good for 1 meal na to. Diba? Kanya rin, dinner, lunch. Ay, masarap yung bun. Yung... Ay, baga clutch. Luto nila. Siguro kasi yung pag pinuluto. Uy, meron din siya ng mga rice meal. Yung burger steak, diba? Grilled chicken. Grilled chicken. Damawa na ba? Ayan, pasta. Uy! Anong pasta po to? So, ito si seafood aioli. Parang tomato based, but also, may seafood. Yeah. And the other one is the creamy grilled chicken pasta. Sarap! Lasa siyang pesto! Creamy. Creamy siya. Yeah, creamy. Tsaka lasang lasa mo yung pesto. Hindi siya maalat. Kasi may mga pesto na maalat. Pero, sababalance yung ano, yung pagka-creamy. Yung pesto mo, lalasahan mo. And yung meat, actually, hindi pa na. Chicken. And of course, yung mismong pasta niya. Hindi dry. Tama lang yung luto. Tapos yung fairness, kulay green siya. Yun yung titignan ko sa pesto eh. Dapat kulay green. Si Janela. Mahilig magluto si Janela ng pasta. Oh, isa pa yun. Masarap magluto yun. Pati yung gusto ko here, yung cheese. Ang daming cheese. Parmesan cheese. Hindi kayo yun magandang tagline din dito. Hindi kayo tinipin. Hindi natin kayo tinipin rin. Kasi siksik talaga eh. Okay, I'll be honest. I think so. Hindi ako fan ng red sauce. Hindi ako red sauce. Pero this one's all sarap siya. Yung alam mong papakain. Pinagpawisan na si Kuya sa tubi anis mo eh. Patakpawis. Inano ko lang isa pesto. Diba? Actually, hindi ko kayo sana nito si Ba. Pero sinabi niya seafood. Kasi makinig ako sa seafood. Hindi pa na rin siya. Pero yung papakain niyo ako pag ito ng red sauce. So, nakakabahan lagi ng sauce ko dyan. Alam niyo, parang, share ko lang. Pag kinakain ko ito, para ako nasa ano, yung may itabing dagat. Alam mo ganyan? May feeling na ganun. Parang maaalala mo yung mga outing yung before, kanya. O yun, sige, unahin natin sa burger. Kamu muna, Mac, anong masasabi ko sa kanilang burger na signature burger nila, yung half pounder ko, di ba? Half pounder. Masarap, juicy yung ano, yung patty nila. And yun nga, kagaya nga sinabi ni Denzel na wala siyang extender. Yun yung important sa akin ngayon eh. Kailangan mas healthy, mas pure. Yeah. Good job! Good job! Yes, and of course, sabi half pounder daw siya. Pero yung totoo talaga, parang hindi naman siya half. Hindi half, parang isang one pounder. Feeling ko hindi to pwede sa mga single. Dapat may ka-date ka lagi for that. Para mas sweet. Pero yun, for me talaga, hindi kayo tinipid dito mapa-burger or mapa-pasta. Kasi parang wala na kayong hihingin pa, ganon. And lahat na sa tama lang. Wala na ang pahingi pa ako ng parmesan cheese. May mga ganun. Can I ask for pepper or salt? Pero here, wala. Okay na okay talaga.